Ang susunod na duna ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Patay, gang! Mula sa kanahunan sa Pilipinas, DZRH, idubo si Ray Sipayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang iyong lingkod, RH11 Rex Sibayan sa kasaysayan. Patay, gang! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ang Patay Gang ay grupo na mga miyembro ay nangihingi ng abuloy sa mga pampublikong sakyan tulad ng mga bus at jeepney. May bitbit pa silang death certificate na pinapakita sa mga pasahero para maging kapanipaniwala ang kanilang panluloko. Subalit, ang totoo, ang nililikom nilang mga abuloy ay napupunta lamang sa kanilang sindikato. Paano kaya malalansang ang grupo ng Patay Gang? Iyan ang ating aalamin sa pagsimula natin pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DZRH. Ito po si RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Isang magandang araw po ang aking pagbati sa inyong lahat ng mga pasahero ng jeep na ito. Ako po ay umakyat sa sasakyang ito dahil namatayan po ako ng ina. Katunayan, eto dala ko po yung kanyang death certificate at larawan ng kanyang bangkay na kasalukuyan pong nakaburol. Ito po, isang linggo na pong pinaglalamayan ng nanay ko. Pero hindi namin maipalibing dala ng kahirapan. Kaya kumakatok po ako sa inyong puso. Nakikiusap po ako. Magmamakaawa. Ano man pong halaga ang inyong maitulong, labis ko pong pasasalamatan. Salamat po. Salamat po. Opo, maraming salamat po sa inyong abuloy. Salamat po. Salamat po. Pagpalain po kayo. At dalangin kong maluwalhati yung paglalakbay. Salamat po. Para! Para! Salamat po! Hoy! Nagbigay kayo sa lalaki yun. Nanloloko lang naman yun eh. Hindi sa totoong namatayan ng nanay. Nanloloko lang ba yun? Eh dala niya yung death certificate. At larawan ng burol lang namatay niyang ina. Halos maiyak pa nga sa pakikiusap. Magpapakawa eh. Kaya naawa kami sa kanya. Eh rakit nga lang yun eh. Bakit? Pagsakay niya sa ibang jeep, ibang kamag-anak naman niyang sasabihin niyang namatay. Ha? Kundi kapatid o tiya. Alam ko yan. Dahil araw-araw akong pumapasok sa trabaho at sumasakay ng jeep. Kaya ilang beses ko nang nakikita ang nangihingi ng abuloy ang lalaking yon na miyembro ng sindikato. Sindikato? Ano sindikato yung nangihingi ng abuloy? Pero naluloko lang. Rakit lang pala. Oo. Oh, Patay Gang ang tawag doon. Ah, Patay Gang? Ha? Ano ka, Patricia? Parang patay na ang itay mo? Opo, Nay! Kaya pinuntahan ko po kayo dito sa pinaglalabadaan ninyo! Ay, lapura pa naman ang may-ari itong pinalalaban niya sa akin eh! Hinigil ko! Buti nga po, malapit lang ang bahay natin dito, kaya nakatakbo ka agad ako dito! O, bakit mo naman nasabi parang patay na ang itay mo? Eh, kasi po bago kayo umalis sa bahay kanina, ibinili niyo sa akin ang pag-iisin ni itay, sabay na kami mag-aalmusal! Kasi nga, maaga ako umalis ang bahay kanina para makatapos agad ako sa paglalabada! Eh, nagutom na po ako eh, kaya ginising ko si itay! Pero nang yugyugin ko po ang balikat niya, hindi na po siya gumagalaw. At parang hindi na po siya humihinga. Okay, Tera Trisha, umuwi agad tayo. Bilisan po natin, Nay. Sana
dito. Marami-rami ang koreksyon mo ngayon, ha? Kahit nagsosolo kang dumidiskarte. Katas ng drama yan, Boss Bert. Hindi mo naman kailangan mag-drama dahil legit na death certificate at larawan ng buro lang dala mo. Ayun nga lang. Mahigit sa linggo lang nailim yung namatay. Na hindi mo naman talaga kaano-ano. Eh, yun nga ang narinig kong bulong-bulungan ng ibang pasahero eh. Doon sa mga inakit kong mga jeep. Baka raw hindi totoo. Baka racket lang ang iniingi ko ng abuloy. Talagang racket lang yun. Dahil nagbigay lang tayo ng konting abuloy sa totoong namatayan. Para magamit natin yung death certificate ng kaanak ng nakaburol. May mga nagdududa sa akin. Pero mas marami ang naawa at nagbibigay ng tulong. Dahil pampamas ang acting ko. Lalo na siguro kung may katandem ka. Ayan mo, boss, sa susunod, magsasama ako ng alalay. O, sige. Hanggat may mga nagpapaloko, patuloy tayo makapanloloko. Mm-hmm. At patuloy na titiba ang ating sindikato. Para lang tayong namumulot ng pera araw-araw sa racket natin. Eh, sila na maging tayo. Sila na maging Patay Gang. Nagbabalik ang lingkod, DZRH 11 Resibayan sa kasaysayan. Patay Gang! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Arnold! Arnold! Arnold, kumising ka, Arnold! Ay, Tricia! Tricia, anak! Bakit po kayo umiiyak? Nauna ako sa'yo, nakapasok dito sa bahay, kaya dumiretso na ako dito sa kwarto. At ginising ko agad ang itime mo, pero hindi ko siya magising. Tatawag pa ako ng tricycle! Huwag na! Para madalap pa natin si Itay sa ospital! Totoo! Tama ang inaalala mo, anak! Hindi ka gumagalaw ang itay mo! Hindi na siya humihinga! Inay! Matay na ang itay mo! Hindi! Hindi po, inay! Hindi po maaari mamatay ang itay ko! Tricia! May usapan po kami! May promise po kami sa isa't isa! Sabi po ni Itay, may edad na siya. Marami na siya nararamdamang masakit sa katawan niya. Kaya may mga araw na hindi po siya nakakapamasado ng tricycle. Pero sabi po niya, kahit nahihirapan siya, sinisikapin niyang mapag-aralan po na nag-iisa ang anak niya. Nag-promise po siya na gagawin niyo lahat para mapagtapos niya ako ng pag-aaral. Sabi ko naman po sa kanya, kapag nakatapos ako at nagkatrabaho, hindi na siya makikipamasada ng tricycle. Matatapos na po ang mga paghihirap niya pag iginawain ko na siya. Anak! Pero bakit 10 taong gulang pa lang po ako? Hindi pa po ako nakakatapos ng pag-aaral. Bakit iniwan na po ako ni Itay? Paano pa po niya matutupad ang mga pangako niya na pagtatapusin niya ako sa pag-aaral? At paano ko pa po matutupad yung promise ko sa kanya pagkikinawain ko siya? Paano pa po matutupad ang usapan namin? Ngayon, patay na siya. Paano pa po? Nakikiramay ako. Inay! Eh bakit parang hindi ka makapaniwala na naparito ako sa burol ng asawa mo? Ang alam ko kasi... Ang alam mo, galit ako sa'yo. Halos 10 taon po tayong hindi nagkita mula nung palayasin at itakwil niyo ako. Oo. Nang sirain mo ang pangarap ko para sa iyo nang hindi ka makatapos sa pag-aaral. Dahil sinuway mo ang may pigkumbilin na huwag ka makipagnobyo.
At nang magpabuntis ka at takasan ng nobyo mo, nagalit ako sa iyo. Inalayas kita, itinakwil. At lalo pang nadagdagan ang itip ko sa iyo. Namabalitaan mo, nag-asawa ka sa isang standby lang. Standby lang po si Arnold, napakasala niya ako sa West. Pero nagsikap siya. Nakipamasada ng tricycle para maitaguyod kami ng aking anak. Sa kasamaang paanan, pinangungkot siya. Yun nga, nabalitaan ko. Kaya nga na parito ko. Salamat po sa pakikiramay niyo. Salamat ka. Unti-unting napawi ng pagdaan ng panahon ang galit ko sa iyo. Maraming salamat po, Inay. At napatawad niyo ako. Inay, tapos na po ako magbigay ng kape sa mga nakikipaglamay. Glo, siya ba? Opo. Siya po ang anak ko, si Tricia. Inay? Anak, siya ang aking ina, ang Lola Celia mo. Lola Celia ko po? Hello, ma'am. Eddie, ang dami itong mga inumin at pulutan na in-order ni Boss Bert. Basta pag itong abo natin, talagang galante yun, Gito. Ngayon mo palang nalalaman kasi bago ka palang napasama sa grupo natin, ha? Eh kaya nga lumapit siya sa mamasan itong beer house para ikuha pa niya tayong mga tauhan niya ng mga katable natin, kids. Swerte ko palang. Natanggal ako sa trabaho. Kaya umanib ako sa inyong grupo. Ay, kaya nga eh, pag-usayan lalo natin ang pagrakit sa mga pasahero ng jeep, ha? Para lagi tayong busok sa gibig. Ayos. Kapag lagi tayo nakakapag-good time, talagang gaganahan akong magdrama at manloko ng mga taong madaling maloko. Boses mo, ha? Boses mo. Malalik ka na ibang customer dito, eh. Sekreto yung racket ng sindikato natin. Okay. Sinabi mo, eh. Kapag madalas tayong makakapag-beer house, sarap maging member ng Patay Gang. Nagbabalik ang unico, DZRH 11 Rectifier sa kasaysayan. Patay Gang! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Sa isang gabi lamang, kayang wardasin ng Patay Gang sa kanilang mga bisyo ang malaking halagang nalikom ng kanilang grupo sa kanilang panluloko. Kayong may ibang tao ang mahigpit ang pangangailangan sa pera, tulad na nabiyudang si Glo. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanalan sa Pilipinas, DZRH, inabot sa RH 11 Race Bayan, tuloy-tuloy sa pagpapalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Glo! Oh, bakit ka napailin? Inay, 5,000 pa lang itong naliligong na abuloy para sa asawa ko nakaburong. Kasama na yung 1,000 pesong iniabot ko sa'yo? Oo po. Mahigit 50,000 pang kailangan para may palibig kong asawa ko. Eh, nababawasan pa yung abuloy dahil doon sa mga pinambili sa pamirienda at pakape sa mga nakikipaglamay. Matutulungan sana kita kung malaki ang kinikita ko sa araw-araw na pagluluto at pagtitinda ng merienda sa harap ng lumang bahay natin. Alam mo namang, yun lang ang pinagkakakitaan ko sa pulong na biyuda ako. Ay, nakakahiya po sa inyo. Ay, bakit ka mahihiya sa akin? Eh, pati paghahanap buhay niyo na aabala. Dahil madalas kayo dito sa burol ng asawa ko. Natutuwa kasi ako sa anak mo. Kahit bago lang niya ako nakilala, naku, kalambing sa akin. Ligas pong malambing si Tricia kahit kanino. At kung ano-ano pa ang tinatanong niya sa akin. Kung bakit daw hindi niya agad ako nakilala nung maliit pa siya. Eh, nga lang, hindi ko naman nasagot yung mga tanong niya. Nay. Oh,
Napapalingaling nga ka, bakit? Mabuti ko nasa labas si Tricia at tag-aalok ng si Cheria doon sa mga nakikipaglamay. Kasi ang alam ng anak ko, tunay ng ama yung nakaburol. Siya po kasi yung nakagis ng tatay ni Tricia nung maliit pa. Mabuti pala, sabi ko sa kanya. Sa iyo na niya itanong ang lahat ng gusto niyang malaman sa akin. Kasi nga, matanda na ako. Malilimutin na. Tsaka ako na lang papaalam sa anak ko ang totoo. Basta ang importante, maipalibing ko ang aking asawa. Eh, hello? Kasang problema. Saan kamay ng Diyos ko pa kaya kukunin yung malaking halagang pampalibing sa asawa ko? Saan? Kaya sir, mga ma'am, mga ate, mga kuya, pagpasensyahan nyo na po kami. Kahit konting barya-barya lang po, malaking tulong po para dun sa namatay naming mag-anak. Ano? Ano pinagbubulungan nyo? Ano sinasabi mo, Brad? Tol, hindi, kalma lang. Ihilan lang. Hindi, pabayaan mo ko. Sa lahat na kayo ko, tinataragtado ko eh. Wala namang masamang ginagawa sa atin yung mga pasero. Ano ko na? Pagkakipa lang natin dito sa jeep, kinuwento na natin sa kanila, namatayan tayo ng kapatid, nagpakita tayo ng ano, litrato. Hindi natin maipalibing, kaya humingi tayo ng konting tulong sa kanila. Pinakita pa nga natin sa kanila yung death certificate. Pero salip maawa, salip magbigay sila ng tulong sa atin, nagbubulong-bulungan pa sila ng lalinig ko. Sabi nila, nararakin. Nanloloko lang daw tayo. Talaga naman, rakit lang ang ginagawa niyo eh. O, nakita mo? May mga kamag-anak kayong namatay ah. Sir, ito na namin ang modus operandi ng member ng patay ka. Kaya dito kami yung maloloko. Makaunod kayo ah! Magdugoyin ko mga buha kayo! Ha? Tol! Turuan natin ang leksyon ng... Oo! Ulo pa sa'yo! Oo, hindi! Tali! Ha? Ikaw! Ha? May tatakala ng buha natin! Robol, control boy! Ha? Mamay kong matay! Nagbabalik ang unicode, Average 11, Race Bayan sa kasaysayan. Patay, gang! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ang mga miyembro ng Patay Gang na kinabibilangan ni Chito ay nangihingi ng abuloy sa mga pasahero ng mga sakyang pampubliko. Magabot man sila ng kaunting tulong sa totoong namatayan. Ang malaking bagay ng kanilang naligom ay winawaldas lamang nila sa kanilang mga bisyo. Samantalang may ibang tao, tulad ng nabiyudang siglo, ang hindi may palibing ang yumaong mister dahil sa katapusan sa pera. Minsang may mga sumitaki na Chito at Eddie sa racket ng kanilang sindikato. Napaaway sila sa mga pasahero. At ikipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DZRH. Ito po si RH 11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano? Ang Katotohanan? Boss Bert, walang nagawa sa amin ni Chito yung mga pasahero ng jeep na nakarambula namin. Pagdadaan lang sila, boss. Pero mga lampa naman. Oo nga. Mga walang binatbat sa sapakan. Oo, pero may mga pasakay sa mukha, Eddie. Uy. Putok pa yung labi mo, Chito. Lahat ako, boss, la. Eh, kung di nga pumara yung jeep na sinasakay namin, tatadyakan ko pa sana yung mga nakasapakan ko, eh. Tinanta na lang namin ni Eddie yung mga nakaaway namin. Napilitan lang kaming bumaba ng sasakyan kasi yung ilang pasayarong babae, sumisigaw eh. Oo, may tumawag pa ng polis, boss. Oo, boss. Talagang hindi kayo dapat magpaabot sa parak. Pag nagkaroon ng investigasyon, malamang mabisto ang racket natin. Matitimbog kayo. Yun nga isang inaalala namin ni Eddie. Kaya sumibat na kami, boss. Kung minsan, hindi talaga maiiwasang mapatrouble kayo. Pero sa susunod, sisiguruhin yung hindi kayo madidihado. Okay, boss. Mas mabuting maka-agrabyado kayo. Huwag lang kayo ma-agrabyado. Itay. Itay ko lang.
Tisha, ano ka ba? Ha? Umalis lang ang inay mo para maghanap ng ibang paraan. Para maipalibing ang itay mo. Umalingal ka na dyan sa harap ng kabaong. Kapag nandito po kasi si inay, ayaw niyang iyakan ko ang itay ko. Eh kasi nga nakakahiya sa mga nakikipaglamay. Hindi mo pa rin matanggap ang nangyari. Eh ilang araw nang nakaburol yung patay. Sa totoo lang po, Lola Celia, napakisakit po sa akin nung bigla ang pagkamatay ng itay ko. Kaya hindi ko po matanggap na wala na siya. Hindi mo matanggap kasi ayaw pa ipalam sa iyo ng itay mo na hindi yan ang tunay mong ama. Huh? Ano pong binulog niya, Lola? Wala. Narinig ko po yung binulog niyo. Sabi niyo, hindi ko matanggap ang pagkawala ng itay ko kasi ayaw pang ipaalam sa akin ng inay ko na hindi ko siya tunay na ama. Hey, yun naman talaga ang totoo eh. Ano po? Hindi ko po tunay na ama? Oo. Hindi mo tunay na ama yan nakaburol. Pinaalam ko na sa'yo. Dahil malalaman at malalaman mo rin ang totoo. Hindi po totoo yan sinasabi niya, Lola. Ay, naku, bahala ka kung ayaw mo maniwala sa akin. Itay ko po na sa kabaong. Itay ko po siya! Chito, para sa inyo na Eddie. Hmm? Os? Os ano yan? Pulutan? Hindi. Eh, Eddie, puro pag-inumang nasa utak mo eh. Ay, joke lang, boss. Joke lang. Alam ko naman kung magpapainom ka, hindi rito sa safe house natin. Sa beer house, siyempre, para may ka-table tayo, di ba, boss? Buksan niyo ang supot. Nung makita niyo ang laman. Okay, boss. Ay, buksan ko. Uy! Matalas, boss? Oo. Oh, mga patalim, ang laman niyang supot. Eh, boss, bakit bibigyan mo kami nito? Para sakaling mapatrobol uli kayo, hindi kayo maagrabyado. Ah, okay. Ayos to, boss. Huh? Ayos to. At siguradong hindi kayo maagrabyado, basta sundin niyong patakaran ng ating grupo. Ha? Huh? Trouble kung trouble, patay kung patay. Nagbabalik ang unico, DZRH 11 Rexifier sa kasaysayan. Patay, gang! Dito lamang sa, ano ang katotohanan? Trisha? Totoo pala yung sabi ng lola mo. Nandito ka nga sa likod bahay. Umiiyak. Nay! Sabi po ni Lola Celia, hindi ko raw po tatay ang nakaburol. Nabanggit nga niya yan sa'yo, kaninang wala pa ako. Sinungaling po siya. Hindi. Hindi sinungaling ang Lola Celia mo, anak. Totoo po yung sinabi niya? Totoo. Hindi mo amang nakaburol. Pero... ang nakilala mong tatay mula nung maliit ka pa. Bakit? Bakit sabi po ni itay? Pinapaniwala ka namin ng asawa ko na tunay kanyang anak. Kasi yun yung gusto niya. Dahil itinuring kanyang parang tunay niyang anak. Kahit na alam niyang anak kita sa ibang lalaki. Ipagtatapat ko naman talaga sa iyo yan eh. Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. At ngayong 10 taong ka na, may isip na. Panahon na para malaman mong totoo. Kung hindi po si itay ang tunay kong ama, sino po, inay?
Tricia, mabuti lumapit ka. Kumulo na itong tubig, kaya pwede na tayo mag-alukulid ng kape sa mga nakikipaglamay. Mamaya na po, Lola. Itatanong ko lang po muna sa inyo kung totoo po. Kung totoo ang alin? Patay na rin daw po ang tunay kong ama. Sino nagsabi sa'yo? Ang inay po. Eh siguro totoo yun. Ang inay mo naman ang nakakaalam lang tungkol sa tunay mong ama. Minsan ko lang nakita ang lalaking yun. Nung minsan nahuli kong nakipag-date sa kanyang inay mo. Pilit ko silang pinaglayo. Eh kasi nga, nag-aaral pa noon ang nanay mo. Sayang. Hindi ko na po pala makikilala ang tunay kong ama. Pero kahit hindi ko po tunay na tatay ang nakilala kong ama, tunay na magulang na rin po ang turing ko sa kanya. At mahal ko po siya. Dahil minahal niya ako bilang kanyang anak noong nabubuhay pa siya. Kaya gagawin ko po ang magagawa kong tulong para maipalipin siya. Ay nako, Peli. Walang mahinga ng tulong si Glo para maipalibing ang kanyang asawa. At naidain niya yun sa akin na narinig ng kanyang anak. Kaya pati nga apo ko gusto makatulong para maipalibing ang nakilala niyang ama. Mabuti yung pala, Aling Celia, nakasalubong ko kayo. At naikwento niyo sa akin yung problema ng anak niyo si Glo. Eh, hindi na ako nahiya sa iyo dahil magkalugar naman tayo at magkakilala. At suki kita sa pagbili sa akin ng merienda. Maipapalibing din mo ng anak niyo ang yumaon niyang asawa. Ay, naku, malabo. Dahil maliit na halaga pa lang ang nalilikom niyang abuloy. Kung lalapit ho kayo sa Patay Gang. Patay Gang? Oho, grupo ho yun ng mga nanghihingi ng abuloy sa mga pampasahero sa sakyan. Alam ko ho yun, dahil may kakilala ho akong miyembro ng grupong yun. Na marami na raw hong natulungan maipalibing. Eh, Feli? O ano, Aliselia? Payag ho ba kayong humingi ng tulong sa Patay Gang? Nagbabalik ang Unicode, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Patay Gang! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Sumang-ayon si Aling Celia sa mungkahin ng kanyang kakilala na lumapit siya sa makatutulong upang maipalibing ang yumaong asawa ng kanyang anak at humingi ng tulong ang matandang babae sa leader ng Patay Gang. At ipagpatuloy pagsabay-bay sa kasong ito mula sa Panahon sa Pilipinas, DZRH, inaboy sa RH11 Ray Sibayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Sir? Bert na lang ho tawag niyo sa akin, Aling Celia. Matutulungan niyo ho kayang anak ko na maipalibing ang kanyang asawa? Oo. Oh, sigurado ho. Dahil marami hong miyembro ang aming grupo. Nakikilos para makalikom ng pampalibing sa asawa ng anak mo. Ay, salamat naman ho kung ganun. Bigyan nyo na lang ho ako ng death certificate nung namatay. Ay, sige ho, sige. Babalik ho ako rito sa bahay niyo bukas. Ba't bukas pa? Eh, kasi ho, pauwi ako ngayon. Dumaan lang muna ako rito sa inyo para malaman nga kung matutulungan yung anak ko. Saan ho ba nakaburo ng asawa ng anak niyo? Ay, malapit lang ho dito. Weh, bigyan nyo na lang ho sa akin ang address. Nagkakilala na naman ho tayo, kaya uutusan ko na lang yung isa kong tauhan para humingi sa inyong anak ng death certificate ng kanyang asawa. Ay, sige ho. Para masimulan na ho agad ng aming grupo ang panghihingi ng abuloy sa mga pampasahero sa sakyan. O, tayo na! Ay, pakinggan
kausap mo. Huwag mo masyadong maingay dito sa pasugal sa harap ng bahay. Para hindi mailang yung ibang nakikipaglamay sa loob. Eh, may iba kasing naglalaro ng baraan na kapag nanalo, eh, napapasigaw sa tuwa. Excuse me, dito ko ba nakatira yung anak ni Aling Celia na namatay ng asawa? Oo, dito nga. Ako yung nabiyuda. Sa Chito? Glo? Nagbabalik ang Unicode, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Patay, gang! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Sa dami ng mga pasahero ng jeep na nakarambulan nina Eddie at Chito, napilitang umatras ang dalawang miyembro ng Patay Gang. Binigyan sila ni Bird ng patalim para hindi na sila muling magrabyado. Isang kakilala naman ni Aling Celia ang nagbungkahing lumapit siya sa Patay Gang para may palibing ang yumaong asawa ng kanyang anak na si Glo. Nang lumapit ang matandang babae kay Bird, pinapunta ng leader ng Patay Gang si Chito sa puro ng namatay. Doon, laking gulat nina Chito at Glo nang makaharap ang isa't isa. Aming ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa Korona sa Pilipinas, DZRH. Ito po si RH11 Ray Simayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Glo, ikaw pala ang asawa ng namatay? Oo, ako nga. Nag-asawa ka pala. Hindi naman ako mag-aasawa kung di mo tinakasan yung dapat mong panagutan sa akin. Walang iya ka. Glo, Glo, huwag kang magalit sa akin. Halika nga, doon tayo sa padalong. Inilayo kita sa bahay namin para hindi marinig mong nandun ang lahat-lahat ng sama na loob ko sa'yo. Na matagal kong kinimkim sa dibdib ko. Alam ko nagkamali ako. Malaki ang pagkukulang ko sa'yo. Napakalaki ng kasalanan mo sa akin. Sabi ng anak ko, minahal kita. Nagtiwala ako sa pangako mo na kahit na anong mangyari, hindi mo ako pababayaan at napananagutan mo ang nangyari sa atin. Pero anong ginawa mo? Ilang beses kong pinaubaya sa iyo sarili ko. Matapos ako magbuntis dahil sa kapusukan mo, bigla ka na lang nawala. Hindi ko gustong tangasan ang responsibilidad ko sa iyo. Sa inyo ng ating anak. Kaniloko ka. Hindi kita niloko. Totoong minahal kita. Kung totoong minahal mo ko, sana hindi mo tinakasan ang dapat mong panagutan sa akin na naging dahilan kaya itinakwil ako at pinalayas ng nanay ko. At kaya napilitan ako mag-asawa sa iba para may tumayong ama sa isisilang ko at para hindi lalong magkaloko-loko ang buhay ko. Sorry, Klo. Sorry? Napakaraming sama ng loob ang natikman ko dahil sa pagbabaya mo sa amin ng anak ko. Wala kasi kong matatag na trabaho. Kaya naging mahina ako. Natakot sa responsibilidad na bagay na pinagsisihan ko. Labis-labis na pinagsisihan. Umalis ka na. Patawarin mo sa... Ayoko nang makita ka pa! Glo, hayaan mong kahit papano maituwid kong naging pagkakamali ko sa'yo at matulungan kita sa problema mo. Ay! Chito! Pakiusap! Bigyan mo ko ng pagkakataon nung mapunan ko ang marami kong pagkukulang sa'yo. Hayaan mong makagawa ako ng paraang matulungan ka. At pangako, gagawin ko ang lahat para maipalibing ang iyong asawa. Hayop ka! Aling Senya, kuminahon kayo. Nasa kanya tayo. Ikaw pala ang sinasabi ni Glo na nagpipilit makatulong sa kanya? Oho. Kaya humingi ako sa kanya ng death certificate ng kanyang asawa para makalikom ako ng abuloy. Sa tagal ang pagkawala mo, naging miyembro ka pala ng grupo nung hihingi ng abuloy. Wala ko kasi kung mapasukang ibang trabaho. Kahit matulungan mo si Glo na maipalibing ang kanyang asawa,
hindi mabubura ang malaking galit ko sa'yo! Aling Celia! Matapos lang mailibing ang asawa ng anak ko, lalo mong matitikman ang ngit-ngit ko sa iyong hayop ka! Nagbabalik ang Unico, DZRH 11, Rex Sibayan sa kasaysayan. Patay, gang! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ayos! Okay ang kopya ng death certificate na to, Chito. Utol, nasunod mo na yung utos ni boss bago ka nakabalik dito sa safe house natin. Eh, ba't ganyan na itsura mo? Wala, Eddie. Wala, eh, paala kang namatayan eh. Nawala ko rin sa pamilya ng namatayan. Ha? Kakilala mo ba yung Chito? Hindi, boss. Eh, ba't ka maahawa ron? Uba! Wala tayong pakialam sa buhay ng ibang tao. Oo nga, Chito. Ang importante sa atin, ha, makarami tayo ng malilikom na buloy. Ano, makapag-good time na naman tayo, ha? Hindi ba, mga sama? Oo, tama na. Ayos, mo ng maraming kopya at ng death certificate, Chito. Para mabigyan ko rin ng kopya ang lahat ng miyembro ng ating grupo. Damihan mo! Okay, boss. Mas marami ang kikilos. Mas marami tayong malilikom na abuloy. Mas maraming beses tayong makapagka-happy-happy. Maawa na po kayo. Konting abuloy lang po para maipalibing ang itoy ko. Wala kami tayong ibigay sa'yo. Uy, bata! Huwag ka dito sa squatter! Huwag ka dito magbahay-bahay! At wala rin pera makataga dito! Sige po! Salamat na lang po! Tricia! Lola Celia! Pag-inita ng araw! May naglalakad ka rito sa kalsada! Marami na po akong napuntahan, Lola. Marami na po akong nalapitan, pinakiusapan. Pero... Bakit para maiiyak ka? Kakunti pa po itong nalilikom kong abuloy para sa itay ko. Doon ka na lamang kasi sa bahay niyo, ha? Para sa ganon, matulungan mong inay mo sa pag-aasikaso sa mga nakikipaglamay. Pero may ibang kapitbahay naman po kami na tumutulong kay inay na magbigay ng kape sa mga naruroon. Oh, sige na, umuwi ka na. At may mga nagtutulong-tulong naman para makalikom ng abuloy sa nakaburol sa inyo. Ako nga, pupuntahan ko rin yung isang kakilala ko para bahingan ng tulong. Sige po, Lola. Ingat po kayo. Ay, Tricia! Ay, hindi naman yan ang daan pauwi sa inyo. Hindi pa po ako uuwi sa amin, Lola. Ah, may saan ka pupunta? Isang magandang araw po ang aking pagbati sa inyong lahat na mga pasahero ng jeep na ito, pati kay mamang driver po. Ako po ay umakyat sa sasakyang ito dahil namatayan po ako ng pinsan. Eh katunayan, ito po oh. Ayan, dala ko po yung kanyang death certificate. Ito yung larawan ng kanyang bangkay na kasalukuyan pang nakaburlo. Isang linggo na pong pinaglalamayan yung pinsan namin. Pero hindi po namin maipalibing dala ng kahirapan. Kaya nakikiusap po kami. Nagmamakaawa sa inyo. Ano man pong halaga na inyong maitulong, labis na abis po naming pasasalamatan. Pare-parehong dialogue at estilo ng panloko mo, Brad. Wala ka nang maluloko. Dahil bistado na namin ang racket yung mga membro ng Patay Gang. Hindi. Ano kinagatawa nyo? Hindi mo ang trabaho ng Maragal. Kaya kayo sa sarili nyo. Hindi ko kayo niloloko, boss. Totoo namatayan ko kami ng pinsan. Ano na, may umakit dito. Anong namatayan? Bumaba ka na rito sa jeep. Bumaba na kayo. Kapag hindi kami nakapagtimpi, masaktan parami kayo. Nagpapuntago pa kayo eh! Hindi na kayo nagpapunta ang buloy, pagbabandaan nyo pa kaming gugulpin! Ano? Sige!
Subukan yung kantin kami at nang paduwain namin ang mga pituhan nyo. Halo! Nagbabalik ang yung likod na Rich 11 Rich Bayan sa kasaysayan. Patay, gang! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Nang maglabas ang patalim si Eddie, hindi siya na ituloy kuyugin ng mga pasero ng jeep. Si Chito naman ay nagsikap ding makalikom ng malaki-laking halagang abuloy para sa yumaong asawa ni Glo. At ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunaan sa Pilipinas, DZRH, ito po si RH11, Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Isang magandang araw po ang aking pagbati sa inyong lahat ng mga pasahero ng bus na ito. Ako po'y umakyat sa sasakyan ito dahil namatayan po ako ng kapatid. Katunayan, ito, dala ko ang kanyang death certificate at larawan ng kanyang bangkay na kasalukuyan pong nakaburol. Ito po, isang linggo na pong pinaglalamayan yung kapatid ko. Pero hindi po namin siya maipalibing dala ng kahirapan. Kaya kumakatok po ako sa inyong mga puso. Nakikiusap po ako sa inyo, mga ate, mga kuya. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Ano man pong halaga na inyong may tutulong, labis ko pong pasasalamatan. Mat, kung pasensyahan mo na itong may tutulong ko sa iyo. Ay, salamat po. Salamat po, salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Ay, salamat. Marami-raming nagbigay ng abuloy sa bus. Mag-aabang pa ako ng ibang bus na sasakyan ko at hihinga ng abuloy. Tapos sa mga jeep naman ako aakyat. Ma'am. Awa na po kayo. Kahit po magkano mailibos niya sa akin. Kawawa naman ang batang mapahingin na nalilibos. Hindi niya alintanang mabilad sa init ng araw. Makapwesto lang siya sa maraming nagdadaan para makapanlibos. Ineng, Ineng, etong limos ko sa'yo, ha? Maraming salamat po. Malaking tulong po ang perang ito para pagpalibing po sa itay ko. Namatayan ka ng tatay? Opo. Ilang araw na po siya nakaburol. Hindi po namin siya maipalibing dahil kulang pa po yung abuloy na naliligom ng inay ko. Anong pangalan ng nanay mo? Glo po. Glo? Gloria Alejo. Anak ka ni Gloria Alejo? Opo. Bakit po? Kilala niya po bang inay ko? Anak kong kawapapatang ito. Anak ko! Nagbabalik ang yung likod na Rich 11 Rich Bayan sa kasaysayan. Patay, gang! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Humingi ng tawad si Chito kay Glo dahil sa responsibilidad na kanyang tinakasan matapos niyang ito'y mabuntis. At nangako naman ng lalaki sa dating nobya na tutulong upang may palibing ang yumaong asawa ng byuda. Sa kabila niyon, inusik si Chito ni Aling Celia. Si Trisha naman, na nag-ianak ni Chito kay Glo, ay namalimos upang makalikom ng pandagdag sa pampalibing sa nakilala niyang ama. Kaya habag na habag si Chito sa kanyang anak. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunaan sa Pilipinas, DZRH, ito si RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo.
Sama-sama tayo, Pilipino, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Bakit po kayo napaluha? Wala. Wala, anak, wala. Alam ko na po, naawa kayo sa akin. Naawa ko. Awang-awa ako sa'yo kasi namamalimos po ako. Dapat nasa eskwelan ka, nag-aaral, hindi namamalimos. Hindi nabibilad sa init ng sikat na araw. Kahit mabilad po ako sa araw, kahit maulanan po ako dito sa tabi ng kanin, ulo po yung sakit. Magpapatuloy po ako sa pamamalimos. Makalikom lang po ako ng pampalibing sa itwi ko. Ay, baka magkasakit ka. Kaya umuwi ka na, anak. Hindi po. Umuwi ka na, anak. Hindi po. At pangako, ako na ang gagawa ng paraan para maipalibig ang tatay mo. Ano? Sino yung lalaking sinasabi mo, Tricia? Hindi ko po siya kilala, inay. Ha? Kanina ko lang po siya nakita. Pero mabait po siya. Tricia, huwag kang basta magtitiwala sa ibang tao, ha? Lalo na sa hindi mo kilala. Bakit po, Lola? Eh, kasi may ibang tao na nagkukunwaring mabuting tao. Pero yung pala, mapagsamantala. Gaya ng mga pedophilia. Ano po yun, Lola? Pedophilia, yun yung mga matatandang hayok sa laman na ang binibiktima ay yung mga batang walang kamalay-malay. Hindi po mapagsamantala yung lalaking ikinuwento ko po sa inyo. Eh, baka pinaamo ka lamang niya. Para magtiwala ka sa kanya at pagkatapos, mabiktima ka niya. Oo nga naman, anak. Hindi po, inay. Lola, talagang mabait po yung lalaking sinasabi ko sa inyo. Sayang nga lang po at hindi ko na itanong yung pangalan niya. Pero napilit po siyang abutan ako ng 1,000 piso. Umuwi lang daw po ako. Para hindi na raw po ako mabilad sa init ng araw. Para hindi ako magkasakit. At nag-promise pa po siya sa akin na siya na ang gagawa ng paraan para maipalibing ang itay. Oh? Ganon? Opo. Abay, Glo, sa laki ng perang inilim mo sa anak mo na lalaki sinasabi niya, abay, sino man yun kapag nakita ko siya? Ako. Ano? Ano ho, inay? Ay, baka mahalikan ko siya sa kamay. Ha? Sa laki ng pasasalamat ko sa kanyang kabutihan. Salamat po. Maraming salamat po sa mga naiabot yung tulong. Para! Mamang driver, salamat po sa pagpapasakay niyo sa akin. Pagpalain kayong lahat ng Diyos at pag-iingatan sa inyong paglalakbay. God bless po! Marami-raming pusat jeep ang nakit ko. Marami-raming abuloy ng mga pasayarong nalikom ko. Pero teka, alam ko na gagawin ko para mas madagdagan ang mga naihingi kong tulong. Tama. Oo nga. Bakit pa hindi ko naisip kagad yun? Lalapit ako sa mga opisina ng gobyerno, sa mga barangay chairman, sa mga mayor, congressman, gobernator, senator, kahit kanino makikiusap ako, magmamakaawa. Isa sa isang tabi ko na ang hiya, makalikom lamang ako ng sapat para maipalibing ang asawa ni Klo. Bilang sukli ko man lamang sa pag-ako at pagbalikan niya sa tungkulin ko sa aking mag-ina na aking tinakasa noon. Nagbabalik ang lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Patay, gang! Dito lamang sa
Ano ang katotohanan? Okay. Malaki-laki itong entrega mo, Eddie. Ako, parihan lang yan, boss. Kumpara sa may entrega sa'yo ni Chito. Bakit? Ha? Okay ang diskarte ng isang yun o yung, boss. Hindi lang sa mga bus at jeep siya nangihingi ng abuloy, ha? Pati sa mga opisina na mga opisyal ng gobyerno. Ayos nga yun. Ha? Di ko kaya yun, boss. Sa lahat ng membro ng ating grupo, siya lang ang lakadiskarte ng ganong bus. Maaasahan talaga si Chito. Ha? Bago lang siya sa grupo natin, ha? Pero sigurado kong siya ang may pinakamalaking maientrega sa'yo. Pag nagkataon, hindi lang beer house ang mapapasok natin. Pati sauna bath o kasa. Ako ayos, boss! Pagka-entrega sa akin ni Chito, magka-happy-happy agad tayo. All the way, boss! All the way! Sky's the limit! Ayos! Hello? Bakit ka napayak? Malaki talaga itong naibigay mo sa akin, Chito. Sapat na siguro yan para maipalibing mong asawa mo. Sobra pa ito. Buti naman kung ganun. Kaya nga napaliwa ako sa tuwa. Kahit papano nakatulong ako sa'yo. Nay, may mga dumating po na naghahanap sa inyo. Yung mga kaklase niyo rin po sila nung sa college. Chito. Maibon mo na kita, ha? Para ma-estima ko yung mga bagong dating. Sige, sige. Mag-uusap muna kami ng anak mo. Tricia, ikaw na munang bahala sa kanya, ha? Opo, Nay. Diyan muna kayo sa kwarto. Maraming salamat po sa inyo. Sa tulong nyo, maipapalibay na ni Inay ang itay ko. Walang ano man yun, Tricia. Ano nga po palang pangalan ninyo? Hindi mo pa pala siya kilala. Lola, siya po lang sinasabi ko sa inyong naglimo sa akin ng 1,000 piso at nagbigay po ng abuloy kay inay na sobra pa pong pampalibing sa itay ko. Kaya sobra-sobra pong pasasalamat ko sa kanya. Baka hindi mo magawang magpasalamat sa kanya kapag nakilala mo kung sino siya. Kapag nalaman mo kung ganong kalaki ang kasalanan niya sa inyo ng iyong ina. Aling Sel. Bakit po, Lola? Sino po ba siya? Siya. Ang iyong tunay na ama. Tricia. Pasensya na po. Iniwan ko kayo sa kwarto. At lumabas ako sa bahay namin nang hindi nakapagpaalam sa inyo. Naintindihan ko. Nabigla po kasi ako sa ipinagtapat ng lola ko. Naintindihan ko. Kung gaya ng iyong ina at ng lola mo, magdamdam ka rin sa akin. Kayo po pala ang tunay kong ama. Malaki ang kasalanan ko, ang pagkukulang ko sa inyong ina. Lalong-lalo na sa'yo. Hindi ko po napigilan na hindi mapaiyak. Hindi po dahil nagdamdam ako sa inyo. Napaiyak po ko dahil po sa tuwa. Trisha. Tuwang-tuwa po ako dahil nakilala ko po tunay kong ama. Salamat. Maraming salamat. Pwede ko po ba kayo tawagin itay? Oo. Oo, anak. Salamat. Sa kabila ng lahat, natanggap mo pa rin ako bilang iyong ama. Itay!
Eiko! Yo! Nay? Maaari ba kitang makausap sandali? Tungkol saan? Sa ilang araw ko nang pagpunta rito sa inyo, mula nang maburo lang asawa mo. Hmm. Kanina ko lang napansin na masigla ka. Nakita ko kasi uli kami ng mga dati kong kaklase nun sa college. Nung dumalo sila, matapos sila mabalitaan na namatayan ako ng asawa. Ang mga dating kaklase mo nga kaya ang nagpasigla sa'yo? O yung dating nobyo mo? Nay! Hindi ko mo nakatulong si Chito at nakapagbigay ng pampalibing sa asawa mo. Eh kinalimutan mo na ang sama ng loob mo sa kanya. Malaking bagay po ang naitulong ni Chito. Oo! Pero malaki, napakalaki rin na naging kasalanan at mga pagkukulang niya sa'yo. Lalo na sa anak mo. Nay, pwede ba? Tsaka na lang natin pag-usapan yun. Pinaaalalahanan lamang kita. Kapag nailibing na siguro yung asawa ko. Sa laki ng kasalanan ni Chito sa inyo ng apo ko, hindi napapawi ang sama ng loob ko sa kanya. Nay. Kaya huwag kang magkakamaling muling makipag-unawaan sa kanya. Ano? Huwag na huwag! Kung ayaw mong tuluyan na kitang itakwil at isumpa! Nagbabalik ang unicode, RH11 Rexibayan sa kasaysayan. Patay Gang! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Nabahala si Glo sa banta ni Aling Celia. Natuluyan na siyang itatakwil at isusumpa nito kapag muli siyang nakipag-unawaan kay Chito. Si Trisha naman ay halos ayaw nang lumayo sa tabi ng tunay niyang ama at ang ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunaan sa Pilipinas, DZRH, ito si RH11 Ray Simayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Itay, bakit po narito kayo sa labas ng bahay? Inihintay ko lang matapos ang nanay mo na makipag-usap sa ilang nakikipaglamay, Trisha. Kakausapin niyo po mamaya ang inay ko. Papaalam na ako sa kanya. Aalis na po kayo? May kailangan pa kasi kong puntahan at sikasuin. Ay? May gusto kong sabihin? Huwag na lang po. Sabihin mo, anak. Huwag kang mag-alangan sa akin. Basta makakayanan ko, hindi ka mapapaya sa akin. Pwede ko po ba kayong iyakapin? Pwedeng-pwede, anak. Salamat po. Anak ko. Uy, bakit ka umiiyak? Kasi po, mahal ko po kayo. Mahal din kita, anak. Mahal ko kayo ng nanay mo. Kaya pinagsisisihan ko at pinanghihinayangan ang mahabang panahon na napawalay kayo sa akin. Anak ko! Boss Bert! Kanina ka pa namin hihintay dito sa safe house, Chito. Narito yata halos lahat ng miyembro ng ating grupo, boss. Sinadya akong tipunin sila. Kasi nga pagdating mo, lalakad tayo. Saan, boss? Uy, ikaw naman, Chito! Kung magtanong ka, parang kang bago ng ano. Eh, kabisado mo na naman yung galaw ng grupo natin. Basta tumiba tayo sa ating rakip. Nag-happy-happy tayo. Ha? Mukhang marami kayong na-interega ng mga kasama natin, ha, Eddie? Uy, meron din, kahit paano. Ikaw ang inaasahan namin makapag-i-interega ng malaki, Chito. Yun! Dahil hindi lang pala sa bus at jeep ka dumiskarte. Pinasok mo rin mga opisina ng mga opisyal ng gobyerno.
Marami kami na mga kasama natin na nakakita sa'yo, Chito. Ah, ang galing. Kaya ilabas mo na yung lalikom mong pera. Oo nga, tama. Para makapagbukod na tayo ng konting maiabot sa naulila na may-ari ng death certificate na ginamit natin sa paglilibot. Yolo! Nakapag-abot na ako sa biyuda ng namatay bago ako nagtuloy dito, boss. Magkano na iabot mo? 500? 1,000? Magkano? Mahigit 50,000 piso. Ano? Ano? Oye, paano? Asan yung may entrega mo kay boss? Eto ang natirang. Mahigit 5,000. Tarantado ka, Chito! Boss, bakit? Saksakan ka ng gago! Nagbabalik ang unico, Darich 11, Rexibayan sa kasaysayan. Patay, gang! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Awang-awa si Chito kay Tricia na pinahinto sa pamalimos ang bata at lumapit ang lalaki kung kani-kanino upang makalikom ng pampalibing sa yumaong asawa ni Glo. Sa kabila niyon, nanatili naman ang galit ni Aling Celia kay Chito. Gayunman natanggap ang lalaki bilang tunay na ama ng kanyang anak na si Tricia. Kasunod yun, sumiklab ang galit ni Bert kay Chito at sinaktan ito. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunaan sa Pilipinas, DZRH. Ito si RH 11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Tarantado ka, Chito. Saksakan ka ng gunggong na ayaw. Boss, bakit mo binigay sa pamilyang namatay ang halos lahat ng perang yung nakulik? Bakit ganyan mo, boss? Nangako kasi ako sa biyuda ng namatay. Nagagawin kong lahat para makalikom ng pampalibig sa kanya kasawa. Chito, okay lang na nangako ka sa namatayan. Eh, pero sana hindi mo tinupad yung pangako mo sa kanya. At konti lang ang binigay mo sa kanya dapat. Dahil ang dapat nasa grupo natin ang katapatan mo. Bago ka palang umanib sa ating grupo, itinanim ko na sa utak mo ang patakaran ko sa lahat ng aking mga nagiging miyembro. Kalampat lang ang ibibigay natin sa namatayan. At ang malaking bagay ng nakokolekta natin para sa ating sindikato. Boss, sorry. Chito, malaking kagaguhan ang ginawa mo. Lagot ka ngayon, boss. Sa gagawin ko sa'yo, dila mo lang walang latay, hayo ka! Butiwan mo ko, boss! Butiwan mo ko! Kumakalas na ako sa ating grupo! Boss! Kumata ka si Chito! Habulin niya! Sabi siya kaya makatakas! Habulin ka at kulpin niya! Nakalayo na ako sa safe house namin. Pero ilan sa mga dating kasama ko sa grupo umahabol sa akin. Hindi ako magpapaabot sa kanila. Para mailigaw ko sila, papasok ako sa eskinita. Dito. Magtatago ako rito sa likod ng pader. Sana hindi nila ako mapansin dito sa pinagkukulihan ko. Sa'yo! Ang dating siya ngayon, makatakas! Salamat. Nailigaw ko mga umabot sa akin. Pwede na akong umuwi. Akala ko kung sinong hinahabol nung nakalay yung grupo. Aling Celia? Ang walang kwentang lalaki pala. Pinagsisisihan ko na po nagawa kong pagtakas noon sa dapat kong panagutan kay Glo. Sinira mo ang buhay ng anak ko at ng anak niya. Kaya nga ako gusto kong makabawi sa naging pagkakamali ko sa kanila. Lokohin mo ang sarili mo! Aling Celia! Kahit ano sabihin mo, hindi ako maniniwala sa iyo, Chito. Kaya lumayas ka sa harap ko. At huwag ka na magpapakita pa sa akin, lalo na sa aking anak at ako! Huwag na kahit kailan! Nagbabalik ang unicode, Darich 11, Rexibayan sa kasaysayan. Patay, gang! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan?
malaki. Napakalaki ng naging galit at sama ng loob ni Aling Celia sa akin. Kahit anong sabihin mo, hindi ako maniniwala sa iyo, Chito. Kaya lumayas ka sa harap ko. At huwag ka na magpapakita pa sa akin, lalo na sa aking anak at ako. Huwag na! Kahit kailan! Ano kaya ang dapat kong gawin para mawalang galit sa akin ni Aling Celia at ng kanyang anak? Huli ka! Ano? Huwag kang papalag dito! Kato, matalas itong nakatutok sa tagiliran mo at limang kasama ko ang nakapaligid sa iyo. Kapag hindi ka sumama sa amin ng maayos, madidiskarts ako! Ano, Glo? Sa makalawa, maaari nang ilibing ang asawa mo? Opo, inay. Nakabayad na ako sa punerarya at saka sa doon sementeryo. Ay, mabuti naman kung ganun. Nay! Lalo, Celia! Oh, bakit ka umahangos, Tricia? Bakit parang balisang ka, anak? Nay! Hindi po ako natuloy magpunta sa bahay ng isang pinaglalabadahan nyo. Huh? Nagpasabing puntahan at kunin sa bahay nila yung abuloy nila para kay Itay. Oh. Eh kasi po, nakita ko po sinunggaban si Itay Chito ng ilang lalaki doon sa... Si Chito? Opo! May kasalanan siya, kaya siya sinunggaban. Kailangan po yata ng tulong ni Itay Chito, Nay! Sabihan nyo nga taong yun, Nay! Baka nasa panganib ang buhay niya. Ano ngayon? Eh bakit mo po problemahin ang isang yun? Eh may nakaburol dito sa bahay niyo. Nay! Baka kailangan po lumapit tayo sa mga pulis para matulungan si Itay Chito. Hey! Tumigil ka dyan, Tricia! Lala, pabayaan niyo ang Chitong yun. Pero... Ilan taon niya pinabayaan kayo mag-ina. Kaya pabayaan niyo rin siya. Ano man ang problema ang kanyang kinasangkutan, bahala siya sa buhay niya. Bakit nakagapo sa mga kamay ng gunggong ngayon, Eddie? Lagsiguro lang kami ng mga kasama ko, boss. Na hindi niya kami matatakasan. Ano sabi mo kanina, Chito? Gusto mo nang kumala sa grupo natin? Boss, umanib lang ako sa grupo niyo dahil walang direksyon ang buhay ko. Pero gusto ko nang mabuhay ng tahimik. Dahil may dahilan na ako para magbago. Gunggong! Walang pumasok sa grupo ko ang makalalabas ng buhay! Boss? Lalasrasing kong len mo! Huwag, boss! Huwag, boss! Pupugutan kita ng ulo! Huwag, boss! Nagpapalikan yung likod, RH11 Rexibayan sa kasaysayan. Patay, gang! Dito lamang sa Ano? Ang Katotohanan! Desidido ang leader ng Patay Gang na patayin si Chito. Subalit, bago nagawang laslasin ni Bert ang leeg ng kanyang tauhan, dumating ang mga pulis na hiningan ng tulong niya Tricia at Glo. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kunauna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si RH11 Ray Simayan. Tuloy-tuloy sa pagpapalita. Tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano? Ang Katotohanan? Wala ka! Kinas ng masama! Boss! Ano ba? Bitiwan mo yung patalim! Oo, Chip! Bibitiwan ko! Chip! Huwag nyo kami tutukan ng baril! Susuko kami ng mga tauhan ko! Susuko kami! Pananagutan niyo sa batas ang tangkang pagpatay niyo sa sarili niyong kamembro at ang panulog sa mga tao ng grupo niyong patay gang. Patay! Tricia, anak, huwag kang umiyak. Anak! Ligtas nang ang itay mo. Glo! Chito! Bakit napaluha ka? Salamat! Sinulungan mo kami maipalibing ang asawa ko. Kaya tinulungan ka rin namin ni Tricia. Lumapit kami sa presinto para hindi ka mapahamak. Sama niyo naman kaya. Mabuti nga.
Nahanap agad ng mga polis itong safe house ng grupong gustong dumisgrasya sa'yo at naagapang kanilang mailigtas. Nagpapasalamat ako sa pagkakaligtas niyo sa'kin. Pero higit at labis-labis kong pinasasalamatan, Glo. Ipinakilala mo ko sa iyong anak bilang kanyang ama. Glo, nagpapasalamat din ako sa nanay mo. Pinagbigay niya ang pakiusap kung makausap ka ng salarinan pagkatapos mailipin ang iyong asawa. Mabait naman si inay. Masama lang magalit. Oo nga. Mapagtanim siya ng sama ng loob, pero marunong din siya umunawa at magpatawad. Kaya, inaalok niya kami ng anak ko na pumisa na raw sa kanya. Sana mapatawad din ako ng nanay mo. Oo, mangyayari yun. Kung patutunayan mong pinagsisisihan mo na ang iyong naging pagkakamali sa amin ni Tricia. Patutunayan ko yan, Glo. Pangako. Lahat ng pagsisikap gagawin ko para maituwid ang pagkakamali ko at mapunan ko ang mga pagkukulang ko sa inyo ng ating anak. Kung mapapatawad mo rin ako at kung bibigyan mo ko ng pagkakataon. Sino ba naman ako para hindi magpatawad? Salamat. Basta tuparin mo lang yung pangako mo at hindi magiging mailap sa iyo ang pagkakataon. Ang payapa at magandang buhay na hinangad mo sa tamang panahon. Hindi mo sasayang ang pagkakataon na binibigay mo sa akin, Clo. Dahil sisiguruhin ko, hindi na ako muling maliligaw ng landas. Hinding-hindi na ako gagawa ng labag sa batas. Gaya ng maruming gawain ng patay kang. Naway inyong kinapulutan ng aral ang katatapos na kasaysayang hango sa tunay na pangyayari. Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Butian, Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Production Assistant, Anjin Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito mo ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi, nag-aanyayang sa susunod, isa na namang maaksyong dula ang aming ihatid sa inyo na hango sa tunay na pangyayari. Dito pa rin sa Ano? Ang Katotohanan!